Papakilala lang kita sa kanila. Ah, nagkakilala na kami. Ah, yes, yes. And we've heard boxer ka daw. Is it like Manny Pacquiao? No. Sa dumata si Manny, hindi naabot ng kapatid ko. Alam niyo, after niya maging boxer, yung seaman yan. Talaga? My husband is also a seaman. Are you a captain? Engineer? Taga-tik-tik ng kalawang doon. Oy, Alex, baka hindi nila alam kung ano yung tik-tik. O yung nagtatanggal ng kalawang doon sa barko. Kaya siguro lumaki itong mga braso ko, kaya... Oh. Yeah, yun. Tikas, di ba? Bagay na bagay sa'yo maging boxer. Wala ka bang free lessons? Nagsasawa na rin kasi kami sa Zumba. Saktong-sakto po, nagtuturo talaga ako mag-boxing. Kung gusto nyo, pwede na ngayon, bukas, tsaka andyan lahat ng kasamaan ko nagbaboxing. Hoy! Ayan, nagtuturo yung mga yan. Baka naman mahalan mo ang singil. Pero naiintindihan kita, mahirap bumuhay ng pamilya ngayon, di ba? Ikaw naman talaga, tol. Ako ba? Nakakaraos kami. Kasi yan sa mga natutunan ko sa boxing. Hindi kami umaatras sa laban sa ring. At pati na rin sa buhay. What about you, Alex? Marunong ka rin ba mag-boxing? Oo, oh, marunong din. Tinuruan kami ng father ko nung bata kami. Kaso mas paborito to si Victor, kaya nagagawa niya yung gusto niya. Kahit sakit sa ulo. But it's okay. It's my choice to choose a different path. Ngayon, I'm a lawyer for the rest of my life. Yan pagbaboxing kasi taon lang binibilang mo dyan eh. Bilang nandito na tayong lahat, sana makalapit kayo. Unang-una, salamat sa iyong lahat dahil nakadalo kayo. At syempre, may mga taong gusto kong pasalamatan. Kung hindi dahil sa kanila, hindi kami makakalipat sa bahay na ito. Kaya, Sylvia, Alex, maraming salamat at tinulungan niyo si Juliana para mabili itong bahay. Hindi ko talaga akalain gagawin niyo yun. Kaya, maraming salamat. Oh, grabe naman kayo. Wala bang kiss dyan? Teka, itong asawa ko... Halika. Hoy. Victor. Halika na, Liana. Halika. Kamaya. Ang asawa ko mukhang nagsiselos eh. Victor, ano ba? Selos ka? Victor. Gusto yata ng asawa ko, asarin rin kami para may kiss rin daw. Kiss daw. Problema? Ang sabi mo, kailangan natin mag-usap. I just wanna know if you're okay.
Kailan mo balak sasabihin sa akin na mag-aampo kayo ni Sylvia? Ano? Siguro nga tama si Victor. Na pinapaasa mo lang ako. Anong pinapaasa? Halik, sinira ko yung pamilya ko para magkasama tayo. Tapos eto ka, inaayos mo yung pamilya nun ni Sylvia. Kapatid mo nga ako, may balak ka bang hiwalayan si Sylvia? Si Sylvia ang gusto mag-ampon, hindi ako. Napilitan lang ako dahil gusto ni Mama. Sinasabi mo lang yan. Alam nating dalawa kung gaano mo ka gustong magkaanak. Wala akong plano ituloy yun. Hindi mo na mababawi yun. Liana! Please. Kaya ko. Tiwala ka lang sa akin. Gagawin ko ng paraan. Alex. Bakit, Kate? Wala naman, pero nakita kasi kitang pumunta banda rito, kaya baka gusto mo ng tulong, baka may kailangan ka. Anong ginagawa mo sa loob? May hinahanap lang ako. Ay, ano yun? Tara, tulungan na kita. Hindi ko din kasi mahanap eh. Baka nakuha na rin ni Victor. Halika, pasok na tayo sa loob. Marami pa tayong gagawin. Tara. Alex? Alex? Victor, nakita mo ba si Alex? Sa likod. Andun siya kanina. Sylvia. Hindi mo dapat inaalis ang mata mo sa asawa mo. Come on, Victor. May nahanap nga pala ako dito sa bahay nung isang araw. Kay Alex to, di ba? Hindi ko alam kung anong usapan niyo ni Alex. Kung bakit mo pinagtatakpan ang relasyon nila ng asawa ko. Pero sinasabi ko sa'yo, Sylvia, hindi pa tapos ang relasyon nila. Saan po tayo, ma'am? Diretso o kanan? Sige. Pakikanan na lang. Kuya, sadali. Ihinto niyo lang po sa may kanto. Sinusundan mo ba ako? Ano sinasabi mo? Last time I checked, public place tong kali. Bakit ikaw? Saan ka mapupunta? Hindi naman ito yung daan papunta sa gym ni Mang Badong, ah. May importante akong lakad.
Ihatid mo ako sa pupuntahan ko. Hindi na. Pagpaliban mo na yan. Importante yung lakad mo. Sige na, nakasakay ka naman ng taxi. Magtanakaw! Magtanakaw! Juliana, akin na yan! Magtanakaw! Akin na yan, sabi! Akin na yan! Ano ba? Magtanakaw! Tulungan niyo ako! Ito! Magtanakaw! Juliana! Magtanakaw! Ano ba? Ang problema ito, gugulo ka dito eh. Yung gumagawa ng gulo sa asawa ko eh. Hawak niya yung cellphone ko! Juliana! Mag-usap. Ang sa tingin mong ginawa mo? Pasensya ka na. Nagpadala lang ako sa galit. Kung pinahiram mo na lang sana sa akin yung kotse, wala sana mangyayaring ganun. Hintik, Juliana! Tingin mo, papaigot mo ako na dahil sakin kaya mo ginawa yun? Ha? Sinira mo yung cellphone ko dahil ayaw mong lumabas yung totoo? Wala akong alam sa sinasabi mo. Ano ba? Pwede ba, Victor? Tama na! Tumigil ka na! Ano pa bang gusto mo? Gantihan ako? Saktan ako? Ano? Wala ba akong karapatan pagkatapos ng lahat ng ginawa niyo sa akin? Hindi niyo lang ako trinaitor ni Alex. Pinagtulungan-tulungan niyo ako. Si Nanay, si Sylvia. Wala na nga kahit tinira sa dignidad ko eh. Kung tinanggap mo na lang sanang sitwasyon, wala sanang ganito. Bakit ba hirap na hirap kang intindihin to, ha? Kabit din naman ni nanay mo, di ba? Pasok ka, pasok. Ano po yun? Hayaan mo lang sila mag-usap, baby, ha? Kasi minsan kailangan din yun, yung masabi mo yung nararamdaman mo. Para tuluyan silang magkaayos, ha? Huh? Pero, bakit po sila nag-aaway? Hindi ko din alam, baby. Ano? Kaya pag ginago mo ako? Ha? Tingin mo ayos lang sa akin yun dahil yun yung ginawa ng nanay ko? Anong klaseng katwiran yan? Yan ba ituturo mo sa anak natin? Ano? Sige. Payag na ako sa sitwasyon na gusto mo. Pero ibigay mo sa akin si Abby. Dahil hindi ako papayag na lumaki siya kasama ng isang babaeng katulad mo. Alam mo kung bakit, ha? Dahil wala kang kwentang ina! Bawiin mo yung sinabi mo! Hindi totoo yan! Bawiin mo yung sinabi mo! Victor! Juliana! Tumigil na kayo! Away kayo ng away! Hindi nyo na inisip kung narinig kayo ng anak nyo! Tama na! Nag-away na naman kayo. Sinabi ko naman sa inyo, Le, hindi na maayos ang pagsasama namin ni Victor. Mukha nga, pagkatapos ng lahat na tuklasan ko. Salamat nga pala kanina, La, dahil pumagitna ho kayo. Kung hindi, baka hindi na matapos yung pagtatalo namin dalawa. Sayang nga eh. Dahil tumahimik kayo agad. Kung hindi, hindi ko alam baka hindi ko napigilan ang sarili kung anong nagawa ko. Kay Victor? Sa'yo! Kasinungaling mo! Alam ko na kung bakit kayo nagkakagulo ni Victor. Dahil sa'yo!
Nakiapit ka, Uliana! Ikaw, makating nag-alapit kay ni Alex. Di ba naman kayo lah? Naniniwala sa mga sinasabi ni Victor? Wala akong alam sa sinasabi niyo. Wala kang alam? Sandali. Anong tawag mo dito? Wala kang alam? Ha? Ano? Ipagkakaila mo pa? Ha? Ipagkakailangan mo pa yan. Ha? Huwag mong sabihin sa akin na nag-uusap lang pa yun na magkadikit lang ang bigyo. Kitang-kita ko ang kababuyan mo! Oh. Paano? 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 Yan lang ang isang sagot mo. Ilang beses kitang tinanong, Liana. Pinagtanggol kita. At ilang beses ka rin nagsinungaling. Nagmamahala kami ni Alex, La. Si Alex ang mahal ko at hindi si Victor. Nangako si Alex sa akin na papakasalan niya ako. Na itatama namin ang lahat ng pagkakamali namin. Kaya ako nakipag-aral kay Victor. Dahil sabi niya, hihiwalayan niya si Sylvia. Kaka! At naniwala ka! Kailan ka ba nagpalokot sa lalaki? Ganyan-ganyan din ang nangyari sa nanay mo. Napaliho sa lalaki at kinalimutan na kayong mga anak niya. Ibahin mo ako sa nanay ko, La. Dahil kahit kailan hindi ko iiwan ang anak ko. Sinasabi mo lang yan ngayon. Pero mamabaliw ka rin sa lalaki mo. Maloloko ka rin sa lalaki mo. Kailangan ang tultukan ito. Kailangan itong malaman, Victor. Lawag. Please, nakikiusap ako sa inyo. Magiging maayos din ito para sa ating lahat. Please, lawag niyo sasabihin kay Victor. Nakikiusap ako na natayin niyo matapos ang annulment namin. Please. Please. Ang siyang nagkulang.